So guys, Rendon Labrador here. Gusto ko lang magsalita dito sa issue ni Coco Martin. Coco Martin, manood ka. Meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong tanong sa'yo. Tanga ka ba talaga? Tanga ka ba? Ha? Bakit ang tigas ng mukha mo na kailangan pakitang sabihan ng pangalawang beses? Hindi mo ba naisip na ang laking abala ng ginagawa ng show mo dyan? Ha? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante na nagsusurvive lang para mabuhay ang kanilang pamilya. Tapos dyan ka pa talaga nag-shooting. Ang tigas din ng mukha mo eh, no? Nag-iisip ka ba? Feeling action star ka? Ang action star, hindi nakakaabala. Hindi ka na nakaka-entertain kung alam mo lang. Nakakainis ka na. Ha? Ang tigas ng mukha mo. Kung wala kang budget, magtayo or magrenta ng isang studio, umalis ka dyan. Wala kang karapatang mag-produce ng isang show. Ginamit mong studio yung buong Quiapo na pagmamay-ari yan ng sambayanang Pilipino. Ginamit mo sa pansarili mong kapakanan. Enough ba yung binabayad mo doon sa vendors? Paano, anong long-term effect niyan dyan sa Quiapo? Ilang taon ka ba dyan? Okay lang sana kung 1 day, 2 days, 3 days ka mag-shooting. Anong plano mo dyan? Abuti ka ng 10 taon na naman? Paulit-ulit yung ginagawa mo. Akala mo ba nakatuwa ka pa? Hindi ka nakaka-entertain, boy. Ayan po, makaibigan, so inyo pong napakinggan, ano po yung mga sinabi niya. Una po, napansin ko dun sa mga sinabi niya, may punto ang taong ito. Hindi sa kinakampihan ko siya, pero makita natin, mapansin natin na may punto. Meron po siyang mga magagandang inilalahad dito, no? Dahil kung atin pong titingnan, mga kaibigan, kung totoong, hindi pa naman ako nakapunta ng Quiapo, ano, at nakapanood ng shooting, pero kung totoong araw-araw nga ako nagsushooting doon, mayroong mga crowd control yan eh. Siyempre, yung dadaan ng kalsada, magkakaroon ng crowd control, so hindi pupunta doon ang mga tao or hindi makakapasok. So yung mga vendors na nandoon sa lugar na yan habang sinasagaw ang shooting, may posibilidad na hindi nga po sila mabilhan. So alam naman natin na itong mga vendors na ito ay inutang ang pera nito eh. Pinuhunan nila. Inutang, may rentang babayaran. Maaring itong puntong ito, ito yung nagtulak kay Rendon, no, sa taong ito para ilahad. Pero ang hindi lang dito maganda, mga kaibigan, yung tinatawag na pamamaraan ng pagpapahayag. Kasi kung atin pong titingnan, ano, medyo may pagmumura at tila galit siya. Una, naiintindihan natin, isa siyang social media influencer. Pero sa gaya ng ganitong bagay, hindi mo maisasantabi na mabigyan ng kulay o ang kanyang intensyon doon sa pagpapahayag. Dahil social media influencer siya eh. Gaano man kaganda ng kanyang layunin at opinion or punto de vista na gustong ipahayag, hindi maiiwasan, mga kapatid, na pwedeng sabihin na ginamit niyang material ang Batang Quiapo, ang sitwasyon na ito, upang maglahad at makakuha ng atensyon at viewers. Hindi natin maisasantabi yan. Doon pumapasok yung gaano mang kaganda ang kanyang mga sinabi, may bahid alinlangan ng tao sa intensyon at integridad ng kanyang pagpapahayag. Ito, mga kaibigan, na tinitingnan lang natin ng patas yung sitwasyon. Ha? Pero, hindi ito dapat. Ikalo, kasi habang nagbabasa ako, dahil trending nga, ang daming mga naglabasan, habang nagbabasa ako, tila binabas siya ng mga followers, ng mga nanunood, ng mga na masumusuporta kay Coco Martin, binabas siya. Ako, para sa akin, ano, mga kapatid, ito hoy, patas lang na pagpapahayag. Hindi ito dapat bigyan ng negatibong, kumbaga, impresyon. Bagkus, kung tayo o ako ang nasa panig ng Batang Quiapo, kung ako ang nasa kasama dun sa staff, no, yung mga production staff nila, dapat i-tackle nila ito in a positive way. At bigyan nila ng daan yung comment para pag-aralan kung ano nga ba yung tinatawag na cause and effect nitong Batang Quiapo doon sa mga vendors. I do believe
Ito, Billy, bago ang programang ito, meron na rin mga feasibility study, no? Pero to the point na pati yung mga maliliit na mga tindira o nagtitinda ay maaapektuhan, ang isang malaking katanungan nila is paano nila na-address yung needs nito. Una, magbabayad sila kasi ng renta eh. Pangalawa, yung puhunan ay inutang. So, nabigyan ba ng pagkakataon yan na ma-address ang mga bagay niyan sa gagawing epekto ng araw-araw na pagsushooting? Ito mga kaibigan, no, ako number one fans ako ni Coco Martin. At saka tunayan, aking sinusubaybayan araw-araw ang bata kaya po dahil ay mula pa ho nga ng probinsyano, talagang nakasubaybay ako dahil humanga ako sa kalibre ni Coco Martin. No. Pero sa ganitong bagay, nakapagbigay tayo ng reaksyon para makapagbigay naman ng ibang punto de vista, kasi ang mga lumalabas na punto de vista, mga kaibigan, ay tila nababas nga po itong si Rendon Labrador, no? Madaming kumontra sa kanya sa doon sa pahayag na ako, ang punto ko rito, hindi lang maisang tabi yung pagbibigay kulay sa intensyon ng kanyang pahayag, dahil mayroon siyang platform, ginamit niya yung platform. Ito nga ba for the sake of viewers, for the sake of attention na makita palalo ang kanyang channel, no? Hindi mo may sasantabihan. Pero kung titingnan mo yung kumbaga yung substance, yung sustansya ng kanyang sinasabi, may punto po siyang sinasabi doon na maganda, na ito dapat i-considera ng mga batang kaya kung yung staff pati ni Director Coco Martin, dapat i-considera ito. Tingnan maigi. Kasi hindi ho masama ang paggawa ng isang proyekto na makakatulong para sa kabuhayan. Maraming natutulungan ng batang Quiapo. Nariyan yung mga, siyempre mula po sa staff, mula po sa mga supporting actors, mula po sa mga extra, mula doon sa mga vlogger na kinuha, mula po sa iba't ibang, malaking tulong po yan. Pero ang tanong, ito nga ba'y nakakatulong din sa pangkalahatan? So, maaaring na-excite sila, no, sa ganitong bagay at hindi nila na-i-considera yung pinakamalalim na epekto, idudulot ito doon nga sa perwisyon ng mga vendor na dadadaanan ng mga shooting. Witika, oo nga pala, pwedeng ganun, no? So, maaaring ganyan. Siguro sa issue nito, mga kaibigan, ang hanggang sa ngayon kasi wala pang pahayag si Direk Coco Martin, wala pa siyang personal na ipinahayag, no, dito. Although yung mga kasamahan niya, sila Ismagla, si Basilio, si Big Mac, ay nagbigay na ng pahayag, ano, nagbigay na ng pahayag patungkol dito. Kumbaga, mayroon na silang mga saluubin na inihayag kontra kay Rendon Labrador, no. Pero ako, para sa akin, dapat hindi ito gawing negatibo. Actually, alam niyo po mga kaibigan, sabi pa nga negative and bad publicity is still publicity. Malaking tulong din itong pag-iingay na rin doon para mas lalong ma-promote niya ang batang kapo na hindi naman siya nababayaran. Ano, except lang doon sa revenue na kanyang nakukuha dahil maraming nanonood sa kanya. Pero sa ganitong bagay na nagtitrending na po itong usaping ito, siguro para sa akin, hindi siya itackle as negative, kundi sa positibong pagbibigay solusyon, dapat i-considera din ng mga staff at ni Coco Martin ng Batang Quiapo ang epekto ng shooting doon sa mga maliliit na mga vendors na nasa laylayan, nasa nadadaanan ng shooting na naaapektuhan. Well, mga kaibigan, ito po ay opinion ko lang, ano, kasi nakita ko lang kaya nakapagbigay ako ng reaction. Kayo po mga giliw kong mga taga-subaybay at mga followers, ano po naman ang opinion ninyo dito po sa sinabi ni Rendon? Ito po mga kaibigan, ang mahalaya po tayong makapagpahayag at nare-respeto natin ang anumang pahayag sapagkat kaparte kayo ng vlog nito. Well, sa muli po mga kaibigan, thank you so much po sa lahat ng ating mga followers na nakasubaybay lagi sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa mga reaksyon po ng taong kaya. Hanggang sa muli po mga kaibigan, comment down below lang po para po malaman din natin ang inyong saloobin. Mahalaga ka sa vlog na ito. Magandang araw mga kaibigan, ingat po kayo.